para matanggal natin ang cylinder head, tulad ng dating ginagawa natin, tatanggalin natin ang tambutso, carburetor, tapos tatanggalin din natin itong tangkay gawa ng para mahugot natin doon para luag tayo pagpipihit ng tornilyong yan. So mga boss, kailangan natin itong i-top dead center, kailangan natin kalasin to dito dahil dito natin mapipihit yung para ma-top dead center natin. So kailangan natin ng 14, baba 14. Yan. So dito, hindi na natin kailangan kalasin to para makita natin yung pinaka mark nya ng top dead center dahil tinanggal ko na yung cover ng timing chain. Ang timing nya na ito, kita nyo ba yan? Yan. Tatapat natin siya dito. Ito yung pinaka-timing niya. So, mula dito, pipihitin natin siya pauna. Tapos, kailangan natin ay back rinse na 12, pangkalas dito. Pukuntrahan nyo dito sa ilalim. Yun. Okay na yan. Tapos kailangan talian natin ito para siya hindi dumiretso sa ilalim. So siguro ay tagas na ang ano na rin, valve seal. Tapos ang kanyang flat na rin, quality na. So dapat ang position niyan pag hinugot natin ay pag hinugot dapat natin yan, dapat ay nakagarni. Hindi lang siya masyado nakatap dead center dahil nabalik siya ng kusa. Okay naman yan. Okay lang naman yan. Pero okay lang. So dito malalaman natin kung okay pa ang kanyang sigunyal. Dahil parang iba na. Pero malalaman natin pag hinugot natin to. Checkin din natin kung okay pa yung, kung ayos ang posisyon ng kanyang piston ring. Tsaka para ma-check na din natin kung okay pa ang kanyang piston ring. Buwan ng itong motor na ito ay matagal na stock. Ito ay nasa hindi lang 5 taong stock. Checkin na din natin dahil natanggal na natin. Ingatan lang natin ang gasket at baka magagamit pa natin.
Pero baka minus naman yung may-ari. Ang linis sa tabi ko. Dahan-dahan lang. Ayan. Tay, habang tayo ay ano, nagagawa. Habang ako ay nagagawa, ako ay nalilibang din. Ako ay natutuwang magbaklas ng akin eh. Ayan. Magasana yung mga boss, sineshare ko lang sa inyo yung aking diskarte sa pagkakalas ng makina. Para sa pamamagitan ng pag-share kong ito sa inyo, malay nyo, matuto kayo sa akin yung mga hindi nyo pa nagagawa, ay meron ako nagagawa, yung ganun. Mga ganun ba? So, tiga lang ha. Baka masyadong malikot dyan, baka may malaglag na tornilyo sa loob. Wait lang ha. So, silipin natin ang kanyang black. Medyo may tama na rin. Gawa ng ang kwento ng motor na ito ay natuyuan to ng langis dati. Gawa ng yung kanyang oil pump. Nabungi yung ano. Nabungi yung pinaka-gear niya. So may history to ng natuyuan ng langis. Pero kung ito man ay magkakaroon ng uso kahit kaunti, okay lang. Dahil alam naman ng may-ari na ito ay natuyuan ng langis. So, makikita nga natin, medyo may guhit-guhit siya. Ayun o, kitang-kita naman. Hindi na ito mawawala ng usok. Pero pagtagal nito, ng kagagamit-kagagamit, magagasgas din yan. Huwag mong galawin yan. Tingnan natin ang piston ring. Kung nasa ayos ang piston ring. Oops, di na tayo sa kabila. Andas eh. Sa kabila. Ah. Alright, alright. Piston ring. Op, magkatapat po, magkatapat to. Magkatapat po ang kanyang piston ring. Compression ring. Magkatapat po oh. Ayan po oh, kaya siya nausok po. Isu mo nga. Ayan po oh. Ayan ang nagiging dahilan kung bakit siya naguusok. Diba po magkatapat? Ayan po oh. Ayan yung nagiging dahilan ng pag-usok ng ating motor pag nagtapat yan. Gawa ng yung compression o yung ano, yung langis na galing dito, masala man dito, maharangan man dito, lalampas pa rin ng kaunti, tapos pagtama dito, imbis na umiikot pa siya papunta doon, ay didiretso na siya dito. So diretso na siya doon sa ano, sa chamber. Yan, yan yung nagiging dahilan ng ating usok mga boss. So, sa mga nagagawa ng makina, ayan ang kauna-unahang tinitingnan nila. Yan din ang tinitingnan ko. Check naman natin ngayon ang kanyang piston ring. Kung okay pa siya. Oops. Okay pa. Okay pa ang kanyang piston ring. Wala pang ukab. Okay pa siya oh. May iba kasing piston ring, pag hindi na okay, dito sa gilid nito, mayroon na siyang pinaka-kanal, ano, yung kumbaga sa ano, itangos na dito. Pero ito, wala siyang katangos-tangos. Tingnan natin yung isa. Tapos, mga boss, para malaman nyo kung tama ang posisyon ng ang lagay ng pagkakalagay ng kanyang piston ring, iganto nyo sa balat nyo, oh. Pag matalas yan, baliktad ang lagay. Dapat ito ang nasa loob. Pero, tingin ko naman hindi. Mapurol ari eh. Oh. So, mapurol siya. Kukuhanin din natin yung isa. Aba!
Sige nga, tingnan mo nga. Papansin nyo mga boss ha. Yung huli kong tinanggal ay makapal. Yung una kong tinanggal ay are. Parang... double check ko lang. Di ba baliktad? Aray ko. So, ito na nga mga boss. Sorry dun sa ano ha, yung mga nagagawa ng ganitong motor. Ito na may isa akin lang, discard ko lang to. Kung mapapansin nyo, tulad nung sinabi ko kanina, baliktad. Di ba huli kong kinuha itong malapad? Tapos una kong kinuha itong manipis. Ngayon, nakita ko baliktad. Dapat ito ang nasa loob, ito ang nasa labas. Alam nyo kung bakit ko naman nasabing dapat ay ito ang nasa loob? Dahil ito, matalas. Matalas to, oh. Yeah. Ah. Tingnan nyo yung kanyang pinakagilid. Wala siyang ano, hindi siya namumuti yung pinakagilid niya. Dahil nga, matalas yan. Tapos itong isang malapad, tingnan nyo yung pinakakantuhan niya. Ayan, mag-zoom. Ayan. Tingnan nyo yung pinakakantuhan niya. May makikita kayong maputi. Dahil nga, ayan o. Dahil nga, yan ay mapurol. Wala siyang talas. So, ibig sabihin, ito ang panglabas. O dito sa kauna-unahang piston ring. Lagi yan ang piston dito. Dito dapat yan. Tapos yung matalas, dito dapat siya padalwa. Yan, yan dapat ang tamang position yan. So, ito naman ay discard ko lang. Ayon sa aking karanasan at ang aking sa aking nalalaman. So, sorry talaga dun sa gumawa nito. Hindi ko naman alam kung sinong gumawa nito. So, ang gagawin na lang natin yun, itatama natin ang paglalagay nitong piston ring na to. Itatama natin yan. Tapos, baltan na lang natin ang bald seal. Tapos yun, okay na. Mapapaandar na natin yan. Ah, ito mga boss, dito tayo magtatanong sa malinaw ang mata. Siya mismo ang magsasabi kung alin ang matalas at hindi matalas. Sige, tingnan mo dyan kung alin ang pinaka... walang dyan ang matalas at hindi. Ito po ang matalas. Yung makitid? Opo. Tapos yung malapad naman? Hindi po. Gaspang? Opo. Yun, ayos. Thank you. Thank you, boss. Ano, shout out ka naman. Batiin mo naman sila. Shout out po sa inyo lahat. Tapos, shout out ako. Anong pangalan ng shout out mo, boss? Joyce and Flores po. Yun. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you sa pag-ano ha. Sa pagtingin. Gawa ng... baka mamaya ay malabo lang ang aking paningin at saka sala ang aking pakiramdam. So, siya na mismo nagsabi na yung malapad ang magaspang yung pinakagilid. Yan. Yun yung ating witness. At mamaya ay ikakabit natin to ng tamang posisyon. Yun ay para ano, para mas matibay yung ating basihan. Kaya ako ginaganon. So, okay, ituloy na natin ang paggawa. So, mga boss, dito sa paggagawa ng ano, kailangan din ng nating malaman kung ating sigon niya lay okay pa. Pwede natin ganituhin. Alugin natin ang babataas, wag pa ganun ha, wag pa gilid. At meron sa diyang kalugyan pa tagilid. Kailangan pa babataas lang. Bahagyang kalog lang babataas. So ito naman, wala pa naman siyang kalog kahit natuyuan siya ng langis. Pero
Okay pa rin naman dito sa piston. Pagka pagayon, wala. Okay pa rin naman siya. Ang may problema lang talaga nito doon sa ano, sa locker arm. Kaya siya malagitik. Banang natuyuan nga eh. So ang mas naapektuhan sa kanya yung rocker arm. Pero dito sa ano, piston, piston ring at saka block. Yung block nagkaroon ng kaunting galos. Pero kaya pa naman yon. Wala pa, okay pa to. So mga boss, kailangan natin tanggalin ang piston para malinis natin. Kailangan mo natin lagyan ng basahan para pag tinanggal natin ng pin ay kung sakali mang siya malalaglag, hindi siya didiretso sa loob ng makina. So, sikwatin lang natin ng ano, wala tayong snap ring eh. So, meron lang tayong pansikwat dyan na DIY. Hindi naman ma-snap ring niya, sadyang sikwat lang. So, pagkatanggal niyan, okay na. Tutulak lang natin dito sa kabila para siya ay lumabas. At mahugot natin yung pinaka sabat niya. Sabat ang ating tawag dyan. Tagalog na Tagalog lang. Okay. Tanggal niya. Tapos, lilinisin ko na. Para malaman natin kung okay pa ang kanyang piston ring, ang gagawin lang natin ay paganto lang pasok ng piston ring. Yan. Tapos, pasok natin sa bandang gitna. Kamayin na lang natin, huwag natin ganyan ng piston. Ano kung yan naman ay magkaroon ng clearance na hindi pantay. Parehas lang yan. Okay pa yan. Okay pa yung gap na yan. Para sa akin, okay na okay pa yan. Tama lang. Wala akong filler gauge, pero sa aking base ay okay na okay yan. Tapos tingin natin din aring isa, aring yung panglabas, yung makitid na kanina ay nasa labas, dapat aring nasa loob. Ano ba? Gusto mo kasi siyempre ganun eh. Sa pagpapasok lang mga boss, unahin nyo yung sa gitna, yun yung gap, unahin nyo pa ganun oh. Kung sayang papasok. Ah, di ba? Bandang gitna. Okay. Tingnan nyo po ang gap ng kanyang piston ring. Parehas lang halos nung kabila, di ba? Tingnan mo nga yung kabila. Parehas lang halos. Okay na okay pa yan. Kaya lang talaga siya nag-usok ay gawa ng tawag dito, gawa ng nagtapat siya. Katagalan eh. Tapos tingin din natin to. Yung kanyang sa welding expander, okay na okay pa rin. Maganda ang kanyang clearance. Yan na may okay na okay yan. Gawa nang yan ay pagkaumandar. Pag nag-init, yan ay bubuka pa. Okay. Kabit na natin yung piston ring. Sa piston ring naman ta. Sa piston ring. Kabit na natin yung piston. Bali ganito mga boss. Ang mangyayari niyan ay pag ganito ang posisyon, una nating ilalagay dito ay itong sa oil ring expander, yung manifest. Kaya, nanda pa ganito ito. Ang intake ay are. Aring malapad ang kotab. Gawa nang kaya ko naman nasabi mga boss kung bakit. Gawa nang halos hindi mapansin yung kanyang mark doon na exhaust. Exit. EXT ang nakalagay eh. Para pag halimbawa yung EXT yan, hindi kayo sigurado. Titingnan nyo lang yan, dalawang yan. Magkaiba yan, isang maliit at isang malaki. Tapos tingnan nyo doon sa barbula. Yung kanyang ano, barbulang malaki nakatapat dito sa intake. So ibig sabihin, itong malaking ito, intake. Intake yan. So dapat nakaganyan. Tapos, yung kanyang exhaust, ayaring maliit. So, dun pa lang malalaman agad natin na kung alin ang intake at saka exhaust. Pag walang mark ha, yan, yun lang yung basihan natin, yung bulb. Yan, okay. Tapos, dito, di aring nga yung exhaust. Ang una nating ipapasok ay
Bidyohan mo muna ito. Itong mga piston ring na to, naka-position na siya. Yan. Yung tamang position niya na pag nilagay dito, yun ang tamang position niya. Tapos, itong expander na to, yan din yung tamang position niyan. Doon yan naka-position sa taas na isa. Dito sa intake. Tapos, ang position niyan ay pababa. Anong pababa? Ito, itong dolong ito. Yan o. Yung pinakadulo niya sa dulo ng gap. Dapat yan ay nakadapa, nakagayon. Dito siya. Doon siya nakaturo yung pinakadulo niya pa loob. Paloob ng makina, hindi dito sa may ibabaw ng piston ring. So, ganyan ang position niyan. Tapos, itong isa naman, dito sa kabila, 45 degree dito, 45 degree dito, ilalagay natin to dito, 45 degree sa ilalim, pinakailalim. Tapos, susunod natin itong oil ring expander, sunod dito yan, magkakatabi yan dito sa ilalim na to. Doon siya nakaposisyon yung kanyang pinaka-gap, yung pinakadulo. Tapos, isusunod natin itong isang ito, dito naman sa kabilang ito, dito siya nakaposisyon, 45 degree. Tapos, para malinaw lang, piliin natin dito yung matalas. Kung alin dito yung matalas, yun yung isusunod natin dito sa tatlong ito. Ito, magkakatabi ito, magkakasama to sa isang kanal eh, dito oh. Magkakasama yan dyan, itong tatlong ito. Kaya ko lang pinapaliwanag para isa-isa nga yung position nyo, magkakaiba yan, hindi magkakatapat. Ang isusunod nyo dito, itong may kutab to, wala to eh. Sa iba, wala nyan. Ito lang ang meron sa badya. Pero wala yan. Huwag nyo intindihin yan. Ang sunod dito, sa tatlong piston ring na yan, ay dito. Tapos, dini sa isang are. Dini at saka dini sa isang are. Okay, mag-ano na lang. Talaga ako nahihirapan magsalita. Are, dini yung susunod aring isang are. Matalas to eh. So, dapat, ito yung kasunod niyang tatlong yan. Dito siya. Tapos, itong magaspang na ito, dito siya sa pinakahuling kanal. Ang magiging posisyon niyan, pag nilagay natin doon ay, are yung matalas, are yung nasa ibabaw. So, magiging kabaliktaran. Magiging kabaliktaran, ang gawa ng, are yung kahuli-huli ang nilagay sa tapat eh, doon magkakaano siya, yan. Hindi siya magkatapat. Dito siya, ganyan ang magiging posisyon niya. 45 degree up intake. Yan, nakagayaan yan. 45 degree intake. Tapos, ano yung pinakahuling piston ring na para dito? Dito yan. Oh. Ganyan ang posisyon yan. So, para mas maunawaan, ikakabit ko na. Siya nga pala, ito ay para sa mga beginner lang ha, na talaga namang gustong matutong maglagay ng piston ring. Para talaga to sa mga beginner. So, sa mga marunong naman ha, ay pabayaan nyo na pong ituro ko sa mga baguhan o i-share ko sa mga baguhan kung paano maglagay ng piston ring po ha. Pasensya na kayo at ako po ay talagang libangan ko lang to pag paggagawa ng motor. So, ito na. 45 degree. Uunahin ko yung sa pinakailalim. Yan. Yan. Imasin nyo lang paikot. At ando na siya. Nakaposisyon na. Kailangan ay 45 degree yung gap. O yung end ng dulo. Ayan. Kita nyo ba? Nasa exhaust. Inuna ko yan dahil yun yung kauna-unahan talagang papasok kaduluhan. Tapos, ang susunod natin ay itong expander. So, itong expander na to, yung kanyang dulo dapat ay nakayuko. Nakayuko sa ilalim. Excuse me. Sorry. Susunod natin siya dun sa pinakamanipis. So, ang position niya ay dito sa intake. Pasok ikaw, pasok. Huwag kang mahiya, pasok. Huwag po mahihiya, ikaw po ay pumasok, huwag mahiya. Yan. Okay. Kaya pumasok eh. Nahihiya eh.
Yeah. Yeah. Oh, diba? Nandiyan na siya sa intake. So, yun ay ano lang. Bahagyan nyo lang ang ihimasin pa ikot para pumasok. Pero alam nyo, mas madaling magpasok nitong oil ring expander na to kung ito ang uunahin natin. Kaya lang ay kaya ko nga lang ginan nito na sunod-sunod, parang mas madali nyong maintindihan kung alin yung magkakasunod. Mas madaling ipasok to ng ano eh, uunahin natin tong pinaka oil ring expander na to kaysa yung ganitong inuna natin yung pinaka manipis. Pero ano, hirap po. Okay. So, isusunod na natin na rin isa. 45 degree ulit. Masyadong manipis eh. Yan. Tapos ihimasin lang natin yung palibot, paikot. At yan ay kusa ng papasok. Yan, gaganyanin mo lang yan. Tcharan! Okay na. So, dahil ito ang intake, andito yung gap. Tignan natin maigi ha. Tignan nyo mga boss ha. Ito yung gap ng manipis na nasa ibabaw. Ito naman yung gap na manipis na nasa ilalim. Tapos, yung gap naman itong nasa gitnang ito, itong oil ring expander na to, yung gap niya, ay nandito po sa intake. Exhaust intake. Malaki ang intake. So, andito yung kanyang dugsungan na nakaturo sa baba. Available. Okay. Na nakaturo sa baba. So, dito, ayan. Tapat-tapat yun na. Malinaw yon. Tapos, sunod naman mga boss. Dito naman tayo sa ating napansin kanina. Na mali ang kanyang posisyon. Hops, punasan muna natin. Punasan muna natin ang damit. So mga boss, ito na yung final na posisyon ng piston ring. The final two. Ang hahanapin natin dito sa dalawang natitirang ito para ilagay natin dito sa dalawang ito ay hahanapin natin yung pinakamatalas na piston ring. Pinakamatalas yung ganito. So, tingnan nyo nga, kayo ang tumingin kung alin dito ang ano, magaspang. Palagay nyo. Ito malapad. Ito malapad, pero magaspang. Ito naman, makitid, pero matalas. Matalas yung pinakagilid niya. So, kahit pa, para sa akin, kahit pa ito yung matalas o kahit pa ito yung mapurol o magkabaliktad man yan, basta't ang tinitingnan ko dyan ay kung alin yung matalas. Kung alin yung matalas, siya dapat yung nandito sa sunod na ito. At yung pinakamapurol naman ay yung para dito sa pinakadulo. So, ang matalas dito ay... Alin yung matalas dito? Matalas to. Oh, matalas to. Dalawa na ang tumingin. Kanina may tumingin. Yan meron uli. So, ang matalas ay ito. Siya nating isusunod dito. Na magiging position naman yan ay kabaliktaran ng kahuli-hulihang piston ring na manipis. Yung pinaka-end ng piston ring na manipis ay naandito. So, ang magiging position ng sunod na piston ring na ilalagay natin dito ay dito paikes dito yung pinaka end gap nya. Ito yung matalas, ano, makitid ulit nga itong isa, gaspang to. Ito ang gaspang. So
Ito ang gaspang, itong matabang ito. Ito ang matalas. So dito siya sa cross nung kabaliktaran ng manifest dito sa kabilang ito. Ang magiging position niya ay pag ganito. Hindi na natin pipihitin. Piston ring na lang ang pipihitin natin. 45 degree. Tama ba? Ayan. 45 degree. Tapos, dahan-dahan lang natin gayon, paikot. Paikot ng paikot hanggang sa yun ay lumusot. Ayan. Okay na. Tapos, arin naman kabila. Ganun din. Kung yung isa ay dito na nakalagay yung gap niya, ay ito dito naman sa kabila. Pagayon. Kuha nyo ba mga boss? Sana naman nakuha nyo. Bali kung hindi nyo masyado nakuha, edi i-replay nyo na lang para makuha nyo. Kasi ang hirap magpaliwanag ng ganito ay na. Sadya namang ginawa na natin ang paraan kung paano natin maipaliwanag ng ayos. So wala naman siyang palatandaan dito eh. Na nagsasabi na dapat ito yung nasa ibabaw, dapat ito yung nasa ilalim. Wala naman eh. Kaya ang pinagbasihan na lang natin ay yung purol dito saka dito sa kabilang ito. So itong matabang ito, ito dito sa ibabaw. Lalagay na natin. Shoot lang natin yung pinakadulo. Pag yan ay nag-shoot na, yan. Hey, yan. Ihimasin lang natin yung paikot at kung sana yung papasok. Alright. Okay na. Pwede na natin siyang ilagay dun sa makina. Tapos, susunod na natin yung block. Okay. Okay, okay. Tara, let's go sa makina. Okay mga boss, huwag po kayo mabibitin. I-tap nyo po lang yung hashtag top overall Baja City 100 dyan sa may tapat ng title. Diyan po ang continuation dahil po medyo mahaba na po ang ating video. Salamat!